Yo, what's up mga kayo Cubs? Magandang gabi po muli sa inyong lahat at syempre narito na naman po ang inyong lingkod, MasterLekym. At welcome back po dito sa ating MasterLekym TV. Bago po natin simulan itong ating video to at kung bago pa lang po kayo ay make sure na dapat nakalike na po tayo at nakasubscribe at na-hit na natin yung notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod ko pang upload na video. At ngayong gabi mga bayang karista, meron tayong muling konting silip giya at race analysis sa karera para ngayong pong araw ng Sabado, April 22, 2023, third day racing dito po sa Metro Trap Malbar, Batangas at meron po sila iniandang 7 races na magsisimula po sa ganap na alas 4 ng hapon. Medyo manipis ng konti yung ating lineup mga bayang karista at kaya sana makatulong sa ito ating konting silip at giya at ako po yung humingi ng pasensya at paumanhin sa inyong lahat kung hindi natapat yung ating mga giya ngayong araw po ng Biyernes. Parang apat lang po at tayo nanalo sa ating mga giya mga bayang karista. 4 out of 9 po tayo. Kaya sana po makabawi ako sa inyo ngayong araw ng Sabado na siyempre hindi ko na rin po papatagalin pa at pupuntahan na rin natin agad po yan matapos lamang yung ating maiksing intro. Kaya let's go mga kayo Cubs. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. Yun mga bayang karerista at ang ating mga kayo Cubs. Gaya na nabanggit ko kayo na meron nga po tayong 7 races sa lalargahan. Ngayong araw po ng Sabado, syempre meron lamang tayong tigisang set ng take all, pick 6, pick 5 at pick 4. Pasensya na medyo sobrang init kasi kaya tinali ko muna yung buhok ko, nililipad ng hangin mga bayang karista. Maganda yung ating lineup, medyo may kanipisan ng konti pero syempre nagbabadya pa rin yung mga pangdihado natin kaya sana makakuha tayo ng magandang dihado at syempre din mapasama tayo sa mga winners na paborito po ating exotic bets na syempre hindi ko na rin papatagalin pa, wala nang patumpit-tumpit pa mga bayang karista. Good luck po sa inyong lahat, have a blessed weekend po, happy racing and start na po tayo. Race number 1, dito magsisimula ating paboritong winner take all event sa itong 1400 na distansya at condition race 15 and 16 merge race. Meron lamang tayong 5 kalahok dito pero halos lahat po ito may panalo. Kung sakaling mapapabayaan nila si Princess Mavi, pwedeng tumapos to dito pero syempre nandito yung mga matataas na grupo yung galing sa mga condition race merge 10. First choice ko yung galing sa panalo last time, hindi hininda yung peso, 57 pa bandera. Tapos numero 4, The Accountant, narerendahan po ngayon ni Patty Dilema. Galing ito sa panalo last time, nasa condition race 16 and 17, meron pong 124.8 noong April 8, saan tinalo niya po doon yung kabayong si Batang Cabrera. From John Alvin Guse, balik ang renda kay Patty Dilema, para sa ating numero 4 na si The Accountant. Second choice ko ito naman nakaraan, puro padpad lang sa labas ang inabot ito. Nung numero 5 din, imported horse, Runway from Rosenut. Narerendahan po muli ni Ryan Basse, may kabigatan din po yung kanyang peso, 57. Last run, may 111 flat to sa 1200, kung saan nasigunda to. Isang condition race 15 and 16 na din po. At yun po nung April 14, kung saan tinalo po siya doon, nung kabayong si Mami Karing. Same rider na rin tayo, Ryan Basse. Pas ating numero 5 na si Runway from Rosenut. Race number 1, bayang karisa, bagamat 5 lang to, halos lahat ito may panalo, kayo na pong bahala kung may kursunada pa. First choice ko po muli, galing sa panalo, numero 4, The Accountant. Second choice, imported horse, numero 5, Runway from Rosenut. Good luck po. At lipat na po tayo dito sa ating race number 2, kung saan magsisimula naman po yung ating pick 6 event, another 1400 meters, condition race 23 naman po ito. Meron tayong muling 5 kalihok na maglalaban-laban, another anybody's race tong 5 na to mga bayang kalerista. First choice ko, last time tingin ko, ginamayan lang ni Lester De Sus to Grey Galloper, numero 5, Grey Area. Siya nga pong rarenda ulit, Lester De Sus mukhang ginamayan lang ito, last time segunda to dumating. Meron tong 130.4 sa isang condition race 23 noong April 8, kung saan tinalo po siya doon, nung nandito rin sa grupo na to, na si Premier Dansur. Same rider na rin po tayo, gaya nga po nabanggit ko, Lester De Sus, para sa ating numero 5 na si Grey Area.
Second choice ko, bagong baba ng condition base ito mga bayang karera. Sa tingin ko, medyo nakakapagpagpag na ng kalawang to. Mataas yung grupo nito dati dun sa Nait Cavite. Itong numero 4 natin na si Lava Walker, na rerendahan po ngayon ni JT Pabilic. Ito naman, may 113.2 sa 1200. Kusaan dumating itong pang-anim sa isang condition race 22 noong April 14 din. Kusaan ang nanalo po doon yung kabayong si Grand Laughter. From JRD Ocampo, susubukan na rin na kay Allison Pabilic. Para sa ating numero 4 na si Lava Walker. Race number 2, bayang kalerista, lima lang muli ating kalahoka, kayo na pong bahalang magdagdag kung may naisisingit pa kayo magandang pangdihado. First choice ko po muli, Grey Galloper, numero 5, Grey Area. Second choice, yung bagong babang numero 4 na si Lava Walker. Good luck po. At lipat na po tayo dito sa ating race number 3 kung saan magsisimula yung paborito ko pong exotic bets ang Pick 5 event. Isa itong 3-year-old and above maiden race, 1400 muli ating distansya. Meron tayong 9 runners but 8 in betting in number lamang. First choice ko, best long shot ko ngayong araw na ito mga bayang karisa numero 3. Arigato, narerendahan po ni AM Bopete. Last time medyo magagaling lang inakalaban. Meron lamang itong 132 sa 1400. Tingin ko medyo tago pa yung preba. Nasa unahan itong kabayan na ito, matulin to. Dumating siyang pampito sa isang 3-year-old maiden noong April 12. Kung saan ang manalo po doon yung nayamadong si Glamour Girl. From JD Calagos, this time po arerenda AM Bopete para sa ating numero 3 na si Arigato. Second choice ko, bayang karisa, laging nayayamado, baka makaraos na, makagraduate na. Ito ating numero 2 na tingin ko, horse to beat, Bantay Sarado. Narerendahan po ngayon ni Pabs M. Cabalejo. Last run, segunda, may 127.4 to sa isang 3-year-old maiden noong April 15, kung saan tinano po siya doon, noong kabayong si Take a Chance. From Jomer Estorque, next time po, Pabs M. Cabalejo ang rerenda para sa ating numero 2 na si Bantay Sarado. Sinasama ko pong third choice itong numero 7, Mendel Bell. Tingin ko ito, baka di na mag-vicious to kasi galing nasa labas na yung kanyang numero. Tingin ko ayaw lang ito sa mga loob na numero. Baka lumabas na ito mga bayan kaysa or mawala yung bisyo. Rerendahan po muli yan ni JD King Flores. Ito naman may 129 plus sa isang 1400 last time. Dumating itong pang-apat doon din po sa karerang napanalunan ni Take a Chance noong April 15. Kung saan si JD King Flores na rin po yung romenda para sa ating numero 7 na si Mendel Bells. Ano to? 6-6 campaigner. Kung di ako nagkakamali pero hindi sinali kasi may vicious siya. Race number 3. Bayang kalerista. Maiden po ito ha. Kayo na pong bahala kung may asisibot pong magandang dihado. First choice ko po muli. Numero 3. Arigato. Second choice. Numero 2. Bantay Sarado. At third choice po. Numero 7. Mendel Bell. Good luck po. At lipat na po tayo dito sa ating race number 4 kung saan magsisimula naman yung ating Pick 4 event. Another condition race po ito. Ito isang 19 and 20 merge. 1400 muli ating distansya at meron tayong 6 runners na maglalaban-laban dito sa karera na ito. First choice ko, numero 3, Noonbell. Narerendahan po muli ni JB Hernandez. Ito pwedeng isunod lang, pwede rin iuna kasi meron ako isang nakitang matulin dito na pwede magdala ng marcha. Ay baka diskartihan lang to ni Uno. Huling takbo, dumating tong tercera, may 112 flat to sa 1200, condition race 20, yun po noong March 17, kung saan ang nanalo po doon, yung kabayong si E-Politica. Same rider na rin tayo, JB Hernandez, padre sa ating numero 3 na si Noon Bell. Second choice ko, yung magdadala ng mata, tingin ko solo taga ito rito, kung di ko nagkakamali, medyo mabigat lang yung kanyang peso. Numero 2, Senorita, narerenda po na kanyang regular jockey na si Jan Alvin Guse. Last run, nanalo ito, may 125.6 to sa isang condition race 1920, at yun po nung April 1, tinalo niya po doon yung kabayong si Golden Sunrise. Same rider na rin nga tayo, gaya nabanggit ko, Jan Alvin Guse, para sa ating numero 2 na si Senorita. Race number 4, mga bayang kalerista, kung may nasisipat pa, kayo na pong bahala, baka magkaroon po ng early pressure sa unahan, ay baka mapabor po ito sa mga rerimati natin, puro dirimati na po yung mga ibang natitira dito. Kaya kung sakaling labanan ng isahan ni Noonbell to, baka iba po yung makinabang, kayo na pong bahalang magdagdag. First choice ko po muli, numero 3, Noonbell. Second choice, numero 2, Senyo Rita. Good luck. At lipat na po tayo dito sa ating race number 5. Isa na naman itong condition race muli. At 17 and 18 merge naman po. Distansya muli, 1400. At meron tayong 6 na kalahok na maglalaban-laban dito sa karera na ito. First choice ko, numero 4. Nag-uumento itong kabayan ito last time. Pero natalo ito kay the accountant. Kung di ako nagkakamali last week.
Batang Cabrera, nare-rendahan po ni Ayi Tanchoco, no? Numero 4 po ito, binili kay Ayi yung renta, gamay ni Ayi itong kabahay na to. Last run, may 125 point to lamang, kung saan nasigunda nga po siya doon. Isang condition race 16-17 noong April 8, kung saan tinalo po siya roon, yung nabanggit ko kayo ng CD accountant. From John Paul A. Guse, this time po balik ang renda kay Ayi Tanchoco, para sa ating numero 4 na si Batang Cabrera. Second choice ko, nagbabalik pista to. Pag magaling yung kalaban, magaling din tong kabahay na to. Numero 5, Lights Get Better, narerenda ng kanyang regular jockey na si RD Raquel Jr. Ito last run, may 125 flat to, mga bayang kalista sa 1400. Segunda to dumating sa isang condition race 17, noong December 17, o sa tinalo po siya doon, nung kabayong si Mami Karing. From Marlon Laloma, balik ang renda kay Amon Raquel Jr. Para sa ating numero 5 na si Lights Get Better, galing lang sa mahabang pahinga to, bayang kalerista. Race number 5, bayang kalerista, another anybody's race po muli ito. Kayo na pong bahala ulit, magdagdag na lamang. First choice ko po muli, numero 4, Batang Cabrera. Second choice, numero 5, Life Gets Better. Good luck po. At narito na po tayo dito sa ating race number 6, ang ating penultimate race ngayong araw po ng Sabado. Sa itong Pilra Commuting Base Class 5, 6, and 10 split, 1400 muli ating distansya at meron na tayong 7 kalahok na maglalaban-laban dito sa karera na ito. Ito, tingin ko medyo kakalat yung spread, medyo mahirap to, bayang kalerista. First choice ko, pang dihado muli, numero 3, Majestic Star, narerenda po ni Apprentice JD Calagos. Meron tong 128 point to sa 1400, natransfer to sa isang rating base 6 and 10, at yun po nung April 4, saan nanalo po doon, yung nandito rin sa karera na to, na si Burning the Tracks. Same rider na rin tayo, JD Calagos, para sa ating numero 3 na si Majestic Star. Second choice ko, Jerimating Kabayo, numero 5, Noir, narerendaan po ngayon ni Jigger Paano. So, last week, buenas to, puro race number 1 pinanalo. Ito naman po, may 129 flat, nanalo to. Isang rating B6 and 10 noong March 10, kung saan tinalo niya po doon last race yung kabayong si Galloping Ghost. From Ayi Tanchoco, susubukan ng renda kay Jigger Paano, kasi ating numero 5 na si Noir. Isinasama kong touches, medyo parang naliligaw na ng grupo to dito. Numero 1, Lucky Julian, narerenda po ni Kelvin Abobo. Pwedeng isunod to, pwedeng parimatiin din, o pwede na rin iuna pag ginusto, bayan ka sa pero maraming matulong dito sa karera na to. Ito naman po, may 127.6 to, nanalo po ito noon sa isang rating base 11 to 15. Bumaba na po ng grupo to dito. At yun po, noong March 19, last race din, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Jumbo. From RM Adona, balik ang renda kay Kelvin Abobo. Para sa ating numero 1 na si Lucky Julian. Race number 6, bayang kalerista, penultimate race. First choice ko po muli, dihado numero 3, Majestic Star. Second choice numero 5, Noir. At third choice, yung medyo mababa na sa labang numero 1 na si Lucky Julian. Good luck po. At narito na po tayo sa ating huling karera, race number 7. Parating ang puto ng ating mga paboritong exotic bets, bayang kalerista, isa itong Pilra Combating Base Class 4, 16 to 21 split, another 1400 meters, meron tayong 11 runners but 10 in betting number lamang. First choice ko yung galing sa dalawang dikit na panalo, tingin ko mag-uumento pa to, numero 4 or 4 and 4A, Yana Silver with JB Hernandez and no same niyang Yana with Boji at JB Bakaykay. Yana Silver, mga bayang kalerista, galing sa dalawang sunod na panalo, meron tong 126.4, nanalo to sa isang rating base 11 to 15, namakit po siya ng grupo dito. Yung po nung April 12, kung saan tinalo niya po doon, yung kabayong si I Tell You. Same rider na rin tayo, JB Hernandez, para sa ating numero 4 na si Yana Silver. Samantala ito naman 4A na si Nose niyang Yana, medyo wala pa pinapakitang magandang buti, pero dati rin po mataas naman yung grupo nito. Pwede po siyang makaagapay agad, diremate po kasi ito. Kung sakaling magkakaroon ng early pressure kay Yana Silver, pwedeng makaremate ito. Tsaka kambyuhin na ito, galing to kay Boji Henson, bayang karerista. Second choice ko to, nasilip ko last time, meron na to, numero 9, Laktod, narerenda po ni R.S. Calubira. Napansin ko, nagpapanalundihado yung kwadran nito. Ito may 127.8, last run, natasera to. Isang rating base 16 and 21 din po, noong April 2, kung saan ang nanalo po doon, yung kabayong si Silver Glow. Same rider na rin tayo, R.S. Calubiran, para sa ating numero 9 na si Laktod. Sinasama ko pong third choice, itong ating numero 1 na si Queen Louis, narerendahan po muli ni John Alvin Guse. Ito naman, may 127 flat to, nasegunda to. Same rating base din po, noong April 4 naman po. Doon po sa karerang napanalunan, no, nag-uumento din ngayong kabayong si Monument. Same rider na rin tayo, John Alvin Guse.
at sa ating numero uno na si Queen Luis. Race number 7, mga bayang kalalisa, paratingan po ito. Kayo na pong bahalang magdagdag kung may napupusuan pa. First choice ko po muli, maaaring horse to beat, 4 and 4 aims, Diana Silver and No Same Yang Yana. Second choice, isang dihado, numero 9, Laktod. At third choice po yung numero 1 na si Queen Luis. Good luck po. At yun, mga bayang kalerista, at ang ating mga kayokad sa tapos na itong ating maikling video na ating konting silip giya para po ngayong araw po ng Sabado na sana makatulong po sa inyong pananaya. Pwede nyo pong gawing guide tour, pwede naman pong hindi rin, bayang kalerista. Bagamat ito'y sariling aral ko lamang po, kuro-kuro at opinion po sa karera. Pagdating po ng tayaan sa takilya, siyempre mas mananaig yung sarili nating napupusuan. At siyempre, kayo pa din po yung masusunod. Good luck po sa inyo lahat and have a blessed weekend, mga bayang kalerista. Happy racing na din po. Ako po yung muling nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok at pagsuporta palagi ito sa ating YouTube channel, at maraming salamat din po sa inyong tiwala. At sana sa mga susunod pa po pong ating mga karerang darating ay makakuha tayo ng mga yummy divins. Ano na, magkakaroon tayo ng mga triple crown stake size, mga upcoming stake size. Sana makasipa tayo ng mga magagandang dihado na maihandog ko po sa inyo. At syempre mapasama rin tayo sa mga winners ng mga paborito po nating exotic best. Kaya muli, ako po yung nagpapasalamat sa inyo lahat, mga bayang kalerista, lalong-lalo na po sa mga solid nating mga kayokabs. At bago po ako matapos sa ating video, shoutout ko lang po at pasalamatan ko lang siyempre mga bayang kalerista natin na always nakatutok at nakasuporta ito sa ating YouTube channel. Unahin ko na po, tip series and review ni Sir Frederick Javil, shoutout po sa inyo. At ito, kay Sir Rolando Rodriguez, shoutout po sa inyo. At magbe-birthday po siya ng April 26, 2023, malapit na po inyong birthday. Advance happy birthday sa inyo, Sir Rolando Rodriguez. Shoutout din po kay Sir Rolando Juliano, kay Sir Franklin Chua. Shoutout po sa inyo, Sir Franklin. Maraming salamat din po sa pag-comment nyo at pagbati nyo sa akin doon sa Hari ng Jambo last time. Kay Arbel Ramirez, kay Sir Orly Success, si mga bayang kalis natin dyan sa Tanyong OTV, lalo na yung dalawang teller dyan, si Kuya Jobit at si Boss Alfred. Shoutout sa inyo at mabuhay kayo dyan sa Tanyong OTV. Kay Sir Gilbert Magpili, kay Kuya Jasper Roas, at siyempre kay Kuya Obet na nangangalira dyan sa Hari ng Yambo OTV. Shoutout din sa inyo. Kay Sir Elmer Hernandez, Junior Cabrera, Victor Bueno Jr., kay Bro RJC Channel from Brunei. Shoutout sa iyo. Maraming salamat sa pagtaya palagi sa ending ko. Kay Sir Yulito Ereño Jr., sa dalawang Ronnie natin, kay Sir Ronnie Baon, kay Sir Ronnie Bacani, shoutout din sa inyo. Kay Sir Edgardo Ramos, shoutout din. Kay Sir Jericho Namba, at kay Sir Marlon Espinosa. Shoutout po sa inyo, mga bayang karisa, sa walang sawang pagtutok at pagsuporta. At siyempre, pag-comment din dito sa ating YouTube channel. By next week, kung sakaling makakakuha ko ng ating sponsor, baka magpalaro po ako sa ating darating na Chairman's Cup. I-inform ko na lang po kayo sa ating YouTube channel at gagawa na lang po ako ng video para po malaman niyo po kung paano po sumali once na makakuha po ako ng sponsor natin, mga bayang karerista. At maraming maraming salamat po muli sa inyo lahat, at hanggang dito na lang tayo muli. Magkita-kita na lamang sa susunod ko pong upload na video. Ito po ang inyong lingkod, MasterLekym, na always pong nagsasabi sa inyo at nagpapaalala na ang karera po siyempre libangan lamang at tsambahan lang, lalo na tapat-tapat lang. Minsan swerte, minsan malas, pero pag pinagbigyan tayo siyempre ng nasa taas, huwag natin kakalimutang magpasalamat sa kanya at tumulong sa ating kapwa. Kahit sa simpleng pamamaraan lamang, ika nga, share your blessings, bayang karerista. Good luck po muli and happy racing sa mga pupunta po ng OTBs para maaga tumaya, 4 PM yung ating karera. Ingat po tayo palagi. Stay safe everyone, mga bayang karerista. God bless, lalong-lalo na sa ating 100% na mga solid na mga ka-yo-kabs!